papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ating ginugunita si Santa Clara. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas sa isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga,
dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitay na po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakanting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Paglimot sa sarili.
Ito ang magiging paksa ng ating pagninilay sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, napakinggan natin na ang sino mang nais sumunod sa ating Panginoon, kinakailangang limutin ang sarili. Ano ba ang paglimot sa sarili? Ang paglimot sa sarili ay hindi nangangahulugan na babaliwalain mo at pababayaan mo ang iyong sarili. Ang paglimot sa sarili ay nangangahulugan na uunahin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Hindi ibig sabihin ay pababayaan ang sarili. Subalit kung ating titingnan sa ating pagbasa, lalo na sa ating ebanghelyo, nabanggit dito na ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ano ba yung sinasabi ditong buhay? My dear brothers and sisters, doon po sa lumang tipan, pag sinabi nating buhay or life, ito po yung tinatawag nating nefesh. Ang buhay po, ito ang kabuuan ng lahat ng gawain at karanasan ng isang tao o grupo. Nefesh sa Hebrew. Ito'y mahalaga sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, ang buhay na binabanggit ni Jesus, sa Greek, ito ay psyche. At sa Hebrew, yun nga po yung sinasabi nating nefesh. Hindi ito yung kaluluwa. Ang buhay na tinutukoy dito ay ang buhay na dinadala ni Jesus. Hindi po ba't alam nating lahat na ang kamatayan natin, hindi ito ang magiging wakas ng lahat sa atin. Hindi ba't sinasabi po natin mayroong kabilang buhay. There is life after death. Kaya nga po mga kapatid, ang kamatayan, hindi ito ang kawalan ng buhay. Sapagkat tayo, pagkatapos na mamatay, tayo ay may bagong buhay. Buhay sa kabila. Buhay na inilaan ng Diyos para sa ating lahat. At ito ang tinutukoy ni Jesus. Ano ang kagandahan kung makamit mo ang lahat ng meron sa mundong ito if you lose your soul, if you lose your life? Minsan kasi mga kapatid, tayong lahat masyadong abala sa mga gusto nating ma-accomplish dito sa mundong ito. Subalit nakakalimutan natin na oo, mahalaga na magtagumpay, mahalaga na magkaroon ng hanap buhay, mahalaga na buo ang pamilya. Subalit mga kapatid, nakakalimutan natin kung minsan mayroon tayong dapat na una sa listahan na dapat nating pahalagahan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At kayo na natitipon ngayon dito, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, ang inyong presensya ay isang pagpapakita na ang Panginoon ang inuuna ninyo sa lahat. Isang pagpapakita na ang buhay ay tinatanaw ninyo sa ating Poong Jesus Nazareno. Naniniwala ba kayo doon? Sapagkat, mga kapatid, tanging ang Poong Jesus Nazareno lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na hindi natin kayang kamtin sa mundong ito. Sometimes we are so busy searching for the real meaning of life, only to find out that we cannot see the true meaning of life on this world. Ang tunay na buhay ay ang buhay kasama ang Panginoong Diyos, at iyon ang gustong dalhin ni Jesus sa atin. Nais niyang makita natin ang tunay na buhay ay hindi ang pagpupursige sa mga bagay na lumilipas, kundi sa pangmatagalan, at ito yung buhay kasama ako. Kasama ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, sa misang ito, naway ating ma-realize that there is more things than what we have in this world.
May mga bagay na mas higit pa sa mga bagay na meron tayo sa mundong ito. Kalimitan mga kapatid, ang mga pinakamahalagang bagay, yun yung mga hindi nabibili. Ang tunay na kaligayahan, hindi nabibili. Ang tunay na kaligayahan, nararamdaman. Ang tunay na kaligayahan, ito'y kusang ating nakakamtan. Halimbawa, yung peace of mind, hindi po ba mga kapatid, kapag kayo may peace of mind, hindi yan basta-basta nabibili. Subalit, ito'y makikita mo lamang, matatagpuan mo lamang sa piling ng Diyos. Ang simbahang ito nagbibigay sa atin para bang nagpapaalala sa atin kung anong pinakamahalaga sa lahat. Alam kong busy kayong lahat sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, sa inyong pamilya. Subalit ang ating Poong Jesus Nazareno, ipinapaalala sa atin ang tunay nating dapat mas mahalin, ang tunay dapat nating tunay na bigyan ng oras ay ang buhay kapiling ang Poon. Pagpalainawa tayo ng Poong Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasa natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluwensya ng kasamaan, manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ng iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alang at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo.
Aksitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa dinulot mong bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran naming si Santa Clara, kaming dinadali sa inito sa dating pamumuhay, ay umulad nawa sa pagkamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal si Santa Clara na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare ulay minister ng katawan ni Kristo. At subo agad sa bibig bago malisara pa ng pare ulay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay ko'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot na salsan ay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo aming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman,
ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang marangal na misa ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng posisyon. Makiisa po tayo. Pinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahin. Kognay nito, patuloy pa rin po ang pahalik na sa imahin ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglaya kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.